ang isang reliyon ay hindi nagtutulong ng kautusan ng Diyos. In other words po, eh, hindi tao yung tinuturuan nila. Ewan po, ano ka kabalitan ng tao? Bahala na kayo mag-isip. Okay. Tatlo na po nabibigay ko. Pangapat, natanda. Marami po ko nakaliste, oh. Ang dami na pwede ko ibigay sinintit. Pangapat na tanda ay isa sa mga tanda ng matuwid na reliyon, ang reliyon yan ay nagbabawal sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Diyos. Di ba yung ang tao magmakasunod? Dahil siya meron siyang free will, eh, sumunod o hindi sumunod. Pero ang mahalaga, no po, dapat ang reliyon yan o relasyon yan, ang tagapagturo ng relasyon yan o reliyon yan, itinuturo nila ang lahat ng mga ipinagbabawal ng Diyos. Lahat. Wala dapat exemption. Lahat ng ipinagbabawal ng Diyos dapat ituro ng mga ngaral na nasasabing nasa kanila ang matuwid na paniniwala, nasa kanila ang matuwid na relisyon, nasa kanila ang matuwid na pananampalataya. Dapat ituro nila ang lahat ng mga ipinagbabawal ng Diyos. Ano po? Halimbawa ay isa sa mga ipinagbabawal ng Diyos ay ang pagkain ng baboy. Kapag ang reliyon na yan o maging ang relasyon ni Pastor Fidel Palima, eh, hindi siya nagtuturo sa kanyang mga kaanib ng pagbabawal ng baboy, hindi tunay na sa Diyos ang sa kanya. Kung pinababayaan niya ang kanyang mga kaanib na kumain ng baboy at hindi niya inaaral ito na ipinagbawal, na ipinagbawal ng Diyos, peke ang kanyang relasyon sa Diyos. Mamaya sasabihin niya, eh, hindi, Ustad, pinagbabawal na namin. Wow, ganda yan. Kaya kung pag hindi niya sinagot siya mamaya, maraming peke sa kanilang reliyon. Bakit? Ayon sa banal na Quran, ang daming talata, Suratul Bakara, verse 173, Suratul Maida, verse 2, Surat, ang daming napakaraming talata, bawal sa mga Muslim, ang baboy ipinatutupad sa mga Muslim. Bahala ng Muslim kung kukain sila, pero at least ipinatutupad sa pananampalataya nila na bawal ang baboy. Yun ang mahalaga. Sa mga Kristiyano, Ustad, Kristiyano kami! Wala yung tinuturo sa amin na kami mga pastor na bawal niya kaya kain kami ng kain. Nasa Biblia ba namin yan? Baka yung tinatago ng aming mga pastor? Sana huwag kabilang si Pastor Fidel Palima doon. Eh, buklatin natin ang Biblia. Kasi isa yan sa mga tanda eh, ng matuwid na relasyon. Ituro sa tao ang kautusan ng Diyos. Ituro ang mga ipinagbabawal ng Diyos. Sabi sa Biblia, Pastor, baka di ko na ituro ito. Leviticus 11, talatang 7, hanggang 8, pakisulat mo yan, baka di mo alam. At ang baboy, sapagkat may hati ang padba at hindi mumunguya, ay marumihan sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan. Hihahawakan ang mga laman ng mga karning yan. Marumihan sa inyo. Inulit pa yan sa Deuteronomo 14, talatang 8, Pastor. Ang baboy bilang din. Huwag kayong kakain niya sapagkat kayo karumal-dumal. Mas madumi pa sa basura. Ang sabi sa Biblia, karumal-dumal. Pag ginamit ang salitang karumal-dumal, mas marumi pa sa dumi. Mas madumi pa kasi tabi, take! Karumal-dumal ang ginamit. At ang sabi pa sa Biblia nila, Isaiah 66, talatang 15 hanggang 17, baka hindi nababasa pa ni Pastor. Isa sa mga parurusahan ng Diyos ay yung mga nagsisikain o nagsikain ng baboy sa araw ng paghuhukom. Kung hindi kinuturo ni Pastor yan, pinababayaan niya ang kanyang kaanib na magsikain ng baboy. Tunay, ngayon pa lamang, dinideklara ko na, peke ang kanyang relasyon sa Diyos. Sample pa lang po yan, lalo po. Okay. Another,
na mga example pa lamang na dapat ipagbawal ng kanilang reliyon. No po, dito sa Islam, ini-encourage sila. Bahala na kung hindi sila susunod. No po, ay yung ginatawag ng pagbabawal ng pagkain ng tubo. Sa Quran, naku po, talagang bawal na bawal sa atin. Surah Tumalda, chapter 5 ng banal na Quran, verse 2, no po, hanggang clip ayan, umabot, bawal ang tubo sa amin. Ewan po kay Pastor Peter Palima. No po, baka nag-iihaw pa ito ng dugo. No po. Kung bawal sa kanila, well and good. Malapit natin sila sa katotohanan. Pero kung sila'y kumakain din ng dugo, tunay, malayo sila sa katotohanan. No po. Okay. So ilan lamang po yan? Bali, apat pa lamang ang ibinigay ko. Ang dami kong hinanda na tanda eh. Dami kong tip. No po. Na hinanda sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kaibigan natin, mga kakristyanuhan, na kung paano yung hahanapin ang matuwid na paniniwala, matuwid na relasyon kung yan ang paniniwala ni Pastor Fidel Palima. Ano po? Well, nakuha ko po yung in-rush examen ko kanina. Ang in-rush examen ko kanina po ay ganito. Okay. Tinanong ko kung namatay si Jesus Cristo. Sabi niya, opo. Tatlong araw, tatlong gabi, opo. Naka-record yan. Pinabasa ko po sa kanya yung Mateo 10, talatang, Mateo 12, talatang 38 hanggang 40. Kung ibig sabihin niya, si Cristo daw ng salita, sigurado ka, opo. Anong tinutukoy doon? Si Jonah. Si Jonah daw po ba? Si Jonah po ba, Pastor, namatay? Sabi niya, oo, namatay. Parang hindi kaya ka nag-aral ng theology. Si Jonah po, balikan natin ang aklat ni Jonah. Review, Pastor, baka naka-absent ka ng tinuro sa'yo. Aklat ng Jonah, apat na chapter lang yan. Maikli pa. Sinugo si Jonah sa bayan ng Ninive. Imbis sa pumunta sa bayan ng Ninive, sa takot niya sapagkat ang bayan daw ng Ninive ay luha na ang kanilang kasalanan. Umabot na sa langit ang kanilang matinding kasalanan. Natakot siya ng luha dahil baka patayin siya. Siya'y napatungo sa Tarsis. That's 5 minutes to start. Tumakay po siya ng barko at naglayag. Tumakas siya sa utos ng Diyos. Ngunit, ang Diyos ay gagawa ng paraan para patupad niya ang kanyang kautusan. Habang naglalag sila sa gitna ng karagatan ay dumating ang isang napakalaking dilubyo. Matindi pa sa bagyo po yung dilubyo. Sabi ng kapitan ng barko, kailangan tayo magbawas. Kung hindi, mamamatay tayo dulubog ng barko. Si Jonah, hindi na kinakailangan pa magsabi sa kapitan. At itulong ko ng kapitan, ito, ikaw ito, aming itatapon. Siya mismo nag-volunteer, ako na po, kapitan, itapon nyo. Alam na kapitan, propeta ito, pwede itapon. So, ginawa nagpalabunutan. Tatlong beses nagpalabunutan, si Jonah pa rin na nabubulot. Na dapat itapon. Walang nagawa ang kapitan. Itinapon siya sa gitna ng karagatan na kung saan ang dilubyo ay napakatindi. No po? Ano ang natural na mangyayari kay Jonah sa ganung kalagayan? Siya'y mamamatay. Tanungin natin ang aklat ng Biblia, no ba'y siya itapon, sinaksak ba siya, inaga, pinutulan ng ulo, inambalos ng dos por dos, hindi. No, itapon siya, sabi ng kanilang aklat na Biblia, buhay. Ano mangyayari dapat sa kanya, mamakay sa pagkasatin din ng dilubyo. Ngunit, dumating ang isang napakalaking isda na balyena at siya'y nilumon. Pag nilunong ka ng balyena, tiyak na madadigest ka. Matutunaw ka sa tiyan ng balyena. Ngunit yan ang paraan ng Diyos. Iligtas niya si Jonah. Si Jonah ba ay namatay doon sa loob ng balyena na tatlong araw at tatlong gabi? Yeah! Ang Biblia nila nagbanggit, hindi. Ang sabi pa sa Biblia nila sa chapter 3 ng Jonah, chapter 3, si Jonah pa ay nalalangin sa loob ng balyena. Nagdasal pa. So hindi siya patay. Buhay ang sabi ng kanilang aklat, maliban kay Pastor, patay daw. Di ata napag-aral. Di napag-aral ito. Habang-habang na mga mamamaral. Ituturo sa tao ang sabi ni Kristo,
ang bulag, akayo ng isang bulag.